Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong gaming phone ng Infinix. Ito ang GT20. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin! Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Napansin ko rin, ma-effort ang packaging design nitong GT20. Moving on, dito sa manipis na box, SIM ejector, warranty card, itong cleaning kit sa screen, so expected natin na meron itong freebie na tempered glass, freebie na phone case. Hard case ito guys. Ganito ang itsura pag nakasuot. Sa pinakaloob ng box, itong USB to Type-C cable. At ang huli, itong power brick. Para sa akin, weird lang kasi supported lang ito ng 45 watts. Sa ganitong presyo kasi sana ay 70 or 100 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 17%. Na-full ito ng 50 minutes. Itong na-unbox natin, ito yung color na Mecha Silver. Available din ito sa Mecha Blue and Orange. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Yung back panel design halos identical ng nasa Tecno Puva 6 at Nothing Phone. So meron din itong pailaw effect sa likod. Sa akin wala naman negative dito, may effort, mas maporma. Kung di mo type, pwede mo naman i-off, tipid pa sa battery. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.8 inch na Full HD Plus na AMOLED display. Na ang pros, 144Hz na refresh rate ang nandito. Pero isihan lang natin, mas mataas ang hertz, mas malakas yung consumption ng battery. Pros ulit, yung screen to body ratio, sobrang manipis na halos dulo-dulo na ng screen. Sa Widevine, sa mga nagna-Netflix, meron itong L1 Full HD. Ang network nito guys ay 5G, so test na rin tayo sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Supported din ito ng NFC. Sa selfie camera naman ay 32 megapixel. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 12256 na variant na sa ngayon, for sale ito ng 16,129 pesos sa Infinix official store. Yung 12GB nito guys, meron yung memory extension na plus 6, 9 at 12. Na ang pros, yung flash memory nito ay UFS. Ang main shooter nito ay 108 megapixel sa 2160p, 2 megapixel sa macro at 2MP ulit para sa depths. Sa LED flash, para organize sa camera module din linagay, kaya apat sila dito. Ito naman ang sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Sa video settings na meron dito ay 1080p at 4K na meron lang 30 at 60fps. Check din ako ng video stabilization, ang pros meron dito guys. Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times. Sa 10 times, maayos pa rin yung image.
dagdag details ko lang. Sa right side, nandito itong volume rocker at power button slash on-off switch. Wala ditong fingerprint scanner kasi nasa mismong screen. Sa left side ay walang nakalagay. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at itong SIM tray. Dalawang SIM ang pwede dito. Cons lang para sa akin na wala itong SD card. Kung 512GB ito ay okay lang na kahit walang expansion. Sa taas, yung pangalawang microphone, IR blaster at pangalawang speaker. So dual speakers ang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speakers. Napansin ko magandang speaker quality nito, balance yung bass at treble. Ang chipset nito ay Dimensity 8200 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba, para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at yung init ng phone bago at pagkatapos ng laro. Conclusion, tanong natin, mahal ba yung presyo versus specs kung sa chipset na usapan itong Dimensity 8200, may kita mo rin ito sa Oppo Reno 11 Pro 5G, Vivo 30 Pro na 5G version at Xiaomi 13T para may idea lang tayo sa presyo ng smartphones kung anong chipset ang nakalagay. So kung sa chipset, di ka naman talo dito sa Infinix GT20, sabihin natin sa build quality kaya kilala rin yung Infinix pagdating sa tibay at no hassle din ang Infinix pagdating sa warranty. Kahit nga walang resibo, ma-avail mo pa rin yung free service. Pero kung gusto mong mas okay ang performance dikit din sa presyo, pwede natin maging alternative itong Poco X6 Pro na 5G version at Redmi K70e, yan naka-Dimensity 8300 na nasa 1M din yung AnTuTu score. Mga option lang naman ito na pwede natin pag-isipan para mas masulit natin yung perang pinaghirapan natin. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and review, ako si Kuya Gizmo at peace!